Good morning! So, pasensya na sa mukha natin. Marami tayong breakout. Kasi meron tayo. Oh, dami kong breakout talaga. Oh. Tapos, may pa-blessing ang aming neighbors. Thank you, auntie. Yan, love na love kami ni auntie talaga. At saka ni daughter niyang maganda. So, dito kami. Ako nakahakbat na. Si Ate Heart hindi pa. Check our rice, Ate Heart. Nagsasaing pa ako. Dito si Apa. Ito yung style niya kapag nagwawalis. Kasi sa India, ganon sila kapag nagwawalis. Kung hindi niyo alam, si Apa kasi very OCN siya. Gabi. Kahit ako yung magwawalis, susundin pa rin niya. Siya pa rin magwawalis ulit. So, sayang yung effort ko kapag magwawalis ulit. Magwawalis ako tapos wawalisin na naman niya kasi feeling niya kasi hindi malinis. So yun. Kaya siya na lang yung nagwawalis. So habang nagluluto ako, ayan, magbablog muna tayo. Ang ingay sa labas, no? Kasi yung mga palaka. Kasi grabe yung ulan kagabi. So grabe, ang daming palaka talaga. Grabe talaga. Kung pwede lang manghuli ng palaka at tapos kakainin, pwede naman yata yun, no? Pero si Apa kasi ayaw niyang kumain, pati mga bata ayaw. Ako lang yung kumakain. So, yan. Nagsasaing tayo. So, meron akong talong dito. Namigay naman tayo kay auntie. Yan, marami akong talong. Dami kong talong. Yan. Ang talong. Tapos, bumili din tayo ng maramihang sibuyas. Kasi baka may mag-order sa atin ng biryani. Alam nyo naman kapag biryani talaga, puro sibuyas yan. So, may mga stocks na tayo, mga gulay, yung mga ganyan. Give and take lang kami dito. Ay, nako. Kapag may makain talaga ako na nag-allergy, ganun talaga, namumula. Andyan si Kimi. So, yan. Bakasyon na bakasyon. Buti na lang hindi masyadong mainit. Kasi umulan kagabi. Kaninang umaga sobrang init. Ngayon na naman, hindi na naman. So, yung panahon talaga, grabe. Nakakasipo, nakakaubo. A few moments later. Hello, magandang hapon. So, hindi tayo naka-vlog hapon kasi masama yung pakiramdam ko. Hanggang ngayon naman, masama talaga yung pakiramdam ko. So, lalo pa siyang sumama. Kasi, alam nyo, hindi talaga natin kontrolado yung mga bagay-bagay, no? Minsan talaga merong mga bagay-bagay na hindi mo kontrolado talaga. Kasi tao, ano tayo, tao lang tayo, iba-iba yung pag-iisip natin, iba-iba yung judgment natin, iba-iba yung mga rason natin. So, yun lang yun. So, kakatapos ko lang, ano, mag-gawa ng mga orders. Ay, sakit talaga yung chan ko. Grabe. So, yun nga. So, pasalamat ako sa mga comments niyo para kay Apa sa Father's Day. Thank you po. At saka, na-appreciate po namin ni Apa ang yung pag-share ko sa inyo na ganun nga yung naranasan niya sa tatay niya. So, sabi ko naman kay Apa na kasi hindi natin kontrolado yung mga magulang natin talaga. Hindi natin kontrolado ano yung gusto nilang gawin, anong desisyon nila para sa atin. Kaya tayo, ngayon, na kami din ay bumuo ng pamilya, naging magulang din, yun na lang yung makokontrol namin. Kung paano namin palakihin yung mga bata. Kami ni Apa sa mga anak namin, napaka, alam nyo, yung mga kaibigan ng mga bata dito,
nakikita talaga namin sila na parang nagsiselo sila ba na paano namin i-handle yung mga anak namin, asikasuhin, yung ganun. Kasi sila sa kanilang mga bahay, hindi ganun. So, yun. So, sabi ko sa mga anak, sa mga bata na dapat magpasalamat kayo na may magulang kayong nag-asikaso sa inyo, nag-iintindi kung anumang oras andyan, tumutulong, inaalagaan kayo kasi hindi lahat ng mga bata ay blessed ba? Hindi katulad ng mga bata kasi kami ni Apa naranasan din namin na iniwan ng magulang kasi kailangan nila maghanap buhay o kailangan nilang lumayo yung mga ganun na istorya talaga sa buhay. So ranas na ranas namin ni Apa yon at saka kaya hindi namin kaya na iparanas sa mga anak namin yung naranasan namin. Kasi alam namin masakit yun eh. Alam namin na masakit yun. Nagiging trauma yun sa amin, sa paglaki namin. So bakit namin ipaparanas sa mga anak namin yung ayaw namin na feeling ba? So yun. So, kaya tayo na mga magulang, kung kaya natin hindi iwan ang mga anak natin, huwag natin iiwan kasi alam nyo, malaking impact talaga yan. Malaking anong tawag nito? Malaking ano ba? Malaking pain, malaking kung sa Bisaya pa sa mad, kung sa Tagalog kapag hiniwa ka, may ano ka, ewan ko anong Tagalog nun. So, yun. Kahit gaano katagal na yung panahon, kasi tayo naman lahat, mga tao, iba-iba yung tolerance natin sa pain, iba-iba yung stages natin kung kailan tayo magiging okay, kailan tayo makaka-move on, kung makaka-move on ba tayo o hindi, yung mga ganun ba. So tayo lahat ay iba-iba. So para siguro sa iba, madali lang yun, pero para sa akin, mahirap yun or ito na sitwasyon, mas madali lang sa akin, tapos sa iba, mahirap. So, ganun. So, intindihin na lang natin yung iba. Pero para sa akin, para namin ni Apa, kung hindi na healthy yung relasyon natin, kahit kung sino, pamilya, kaibigan, kung sino man, kung hindi na healthy, dapat talaga mag-move on tayo. Tayo yung lumayo. Ako sa totoo lang, i-share ko sa inyo. Alam nyo, hindi maganda yung nangyari sa amin ng biyanan ko sa India. Pero alam nyo, ito lang yung masasabi ko. Alam ng biyanan ko na kahit anumang mangyari, hindi ko iiwan ang mga anak ko. Alam na alam niya yun. Alam na alam niya yun na kahit anong mangyari na kaya ko na alagaan yung mga anak ko, hindi ko talaga sila pababayaan. Kaya nung nandun pa ako sa India, proud na proud yung biyanan ko. Lagi niyang sinasabi na yung ibang kamag-anak ni Apa na mga babae, kaya nilang iwan yung mga anak nila ng isang linggo para lang magbakasyon, para lang mag self-care ba, magbakasyon muna para mag-aliw-aliw, a break sa mga bata, yung ganun. Pero ako, hindi talaga. Alam ko, kailangan ko yun. Pero sa panahon na yun, kasi maliliit pa yung mga bata, feeling ko, parang kawawa sila ba kung maiwan ko sila. Kaya sabi ng biyanan ko talaga sa mga kaibigan niya, ito yung ano ko, asawa ng anak ko, hindi niya kaya kasi yung focus niya talaga sa mga bata. Totoo yun. Hindi ko kaya iwan yung mga anak ko na kahit ngayon, pupunta lang ako ng mall, ganun, mag-grocery, nagmamadali talaga ako kasi parang kasi hindi ako sanay na iiwan yung mga bata. Pero alam ko naman na dapat hahayaan ko din sila kasi lumalaki na sila, di ba? Hayaan ko sila na hindi masyadong hands-on ako kasi paano din nila matutunan kung hindi din ako lumalayo sa kanila. Paano sila mabuhay na sila lang? Darating din yung panahon, di ba? So, yun. Iba-iba tayo ng stages, iba-iba tayo ng style sa pagpapalaki ng mga anak natin. Kaya, depende yata yun sa mga karanasan natin na masasakit,
masasaya, yung ganun sa pamilya natin. So, huwag natin isakripisyo yung mga pamilya na binuo natin sa pamilya kung saan tayo galing. Kasi yung pamilya na binuo natin, sila yung priority natin, hindi yung pamilya kung saan tayo galing. Kasi kung saan man tayo galing, tapos na yun eh, hindi na yung priority natin. Hindi na, ang priority natin, yung pamilya na binuo natin ngayon. So yun. Yun lang yung masasabi ko. So, God bless sa lahat ng mga anak na nandyan lagi yung mga magulang. Swerte kayo. At saka sa mga anak na ano tawag nito? Sa mga anak na yung feeling niyo talaga na napabayaan kayo, okay lang yan. Masakit pero kaya nyo yan. At saka ibuhos nyo na lang yung mga pagmamahal nyo sa mga anak nyo. Okay lang yun. Kasi yung mga magulang naman natin, hindi yan sila perfect. Pero kung sila din ay nagbibigay sa atin ng sakit o yung wala ng peace of mind, so dapat tayong lumayo. Yun lang talaga yung ma-advise ko. So, see you again tomorrow. Alam niyo, gustong-gusto kong magkwento ng mga ganito kasi nailalabas ko yung nasa isip ko at saka yung mga karanasan ko na i-share ko din sa inyo. So, salamat at see you again tomorrow. Bye!